Hello mga langga! For today's video ay susubukan nating magluto ng balbacua. Pork balbacua yung binili natin ay paanang baboy. So mayroon na akong hiniwa na siya galing sa market. So lilinisin na lang natin siya. So ayan, lilinisin. So pinapakita ko sa inyo. So ang gagawin ko dyan, nililinis ko yan ng asin. Nilalagyan ko ng asin. Tapos sahayaan ko muna siya ng ilang minuto. Tapos bago hugasan ng tubig sa isa. Pinakuluan na natin yung ating baboy. So itatapon natin yung unang sabaw kasi medyo ano siya, tingnan niyo ang dumi ng ng baboy para malinis yung ating baboy mga palangga. So ayan na, kumukuluan na, itapon natin siya. Tapos ayan na, nagpalit tayo ng sabaw para masarap yung sabaw natin. Tinapon na natin yung kasi ano yun, parang pakulo lang natin para lumabas ba yung mga dumi-dumi. So inaluan ko na rin siya ng tanglad, then pakuluan natin siya mga 1 hours. Tingnan natin kung mabilis lumambot yung paa ng baboy na nabili natin. So ayan, nasa medium ano lang tayo. Hinaan lang natin kunti yung apoy. So nag-prefer na ako ng ating kawali. Kasi mag-isa na tayo, malambot na yung ating baboy. So lagay tayo ng mantika. Una tagalaga, lagi natin inuuna yung mantika. So kunting mantika lang, so ilalagay na natin yung luya. So gisa-gisa natin kunti yung ating luya bago natin ilagay yung ibang sangkap. Ayan, ilalagay na natin yung ating sibuyas and then pahuhuli ko yung ating tawang. Then, so habang ginaluto natin yung ating sibuyas at bawang o luya, isasalin na natin sa i-dry natin yung ating baboy na igigisa. Kukunin natin dun sa pinaglagaan niya. So ilalagay na natin yung ating bawang bago ilagay yung ating baboy. Magisa-gisa. Ito, try ko lang to mga langga kung masarap. Tingnan natin mamaya. Kasi ano to, in order lang to ng friend ko. Babaonin namin sa picnic Sunday day off. So, ilalagay na natin maya-maya konti yung ating baboy. Malambot na malambot siya. Tamang-tama lang sa isang oras na paglaga sa kanya, malambot na siya. Kaya, walang problema. So, ilalagay na natin yung ating baboy. Isang buong paan ng baboy dyan. Tapos, naglagay lang ako ng kunting laman. Bumigay din ako ng konting laman para medyo marami rin kasi marami din kasi kami sa picnic. So ayan na, nag-isa-gisa na natin, tapos ilalaga na naman natin siya. So hahalo-haloin muna natin yung ating ginisa. Tapos magdagdag na rin tayo ng mga pampalasa niya dyan. Para sa pag-isa mo kasi malambot na rin yung baboy. Kaya lagyan na rin natin, no? Maglalagay lang tayo dyan ng isang nor cubes para mas lalong sumarap yung ating luto. Tsaka siguro konting asin kasi nilagyan ko na kasi ng asin yan kanina nung nilaga ko. Ang konti lang yung asin na nilagay ko.
saka yung ating nor cubes, isang nor cubes. Hindi kasi masyado masarap kapag kulang yung ating ingredients. So, ayan, lagyan natin ng nor cubes. So, magdagdag na rin ako dyan ng paminta. Pamintang durog yung aking nilalagay. Para masarap. Pampawala din kasi ng lansa yung ano, yung paminta. No? Pampawala ng lansa. So, sa tamang ano lang paglagay. So, halo-haloin natin para absorb niya yung nilagay nating ingredients. So, ayan mga langga, gagamit tayo ng Sprite sabaw para hindi na tayo mag-add ng sugar or bitsin. No, kasi yung Sprite, manamis na miss na siya, tsaka templado. So, hindi na natin kailangan ng mga bitsin or sugar dyan mamaya. So, naglagay lang tayo ng konti. Tapos, i-add natin yung sabaw ng baboy. So, naglagay rin ako ng konting ketchup. Yung tomato ketchup. Ang may tomato sauce tayo na lasa. And then, maglagay din tayo ng konting atsuete. Pampakulay lang. Konting ano lang, konting ketchup lang. Kasi wala tayong tomato sauce, kaya ketchup. Yan, dagdag natin yung sabaw ng pinaglagaan natin kanina ng baboy. Para mas lalong lumambot ang ating pata ng baboy. So, haluin natin, tapos maglagay tayo ng pampakulay pa niya yung atsuete. So, actually, nilusaw ko na yung atsuete para maiano na siya dyan, mahalo. So, wag lang natin masyadong damihan kasi mamaya pangit din pag masyadong makulay. Masyadong colorful yung ating luto ngayong araw. So, halo-haloin lang natin para yung ibang part ng baboy ay magkaroon ng kulay. Parang buhay mo na makulay. Pag masarap ang kulay, masarap ang buhay. O, di ba mga langga? Ganyan din ba kayo magluto? Parang nag-i-enjoy kayong pagluluto. Tapos, maglalagay na rin tayo dyan ng ano. So, after na kumulo na siya, ayan, tingnan nyo, ang sarap-sarap na ng kulo niya. Ang ganda-ganda ng kulo niya. So, maglalagay na rin tayo dyan ng yung big beans ba? Yung luto na siya na beans. Kasi, pangit kasi yung hilaw pa. Matagal ilaga. So, nagbili na lang ako ng ano, dalawang lata ng beans. No? Para maging pork and beans na siya. Pork and beans! Yo, subukan natin yung balbacua na baboy. Masarap din siya mga langga. So, ayan, parang hindi pa siya enough kasi ano, marami yung ating baboy. Kaya kailangan natin magdagdag pa ng isang lata. No, dalawang lata yung nilagay ko dyan. Parang konti lang yung laman ng isang ano, isang lata. So, tingnan mo ang ganda-ganda na ng kulay niya. Mas lalong gaganda ang kulay niya mamaya pag naluto na siya kasi manunuot na yung kulay dun sa ating pork. At saka masyado, mas lalo siyang lalambot. O, diba nakikita nyo? Kukulo-kulo na naman. So, mag-add tayo ulit. So, dalawang lata yung ginamit natin. Ha? Dalawa yung ginamit natin kasi hindi enough yung isa. Marami yung ating pork.
ang ating pork balbacua. Sarap-sarap na, o. Tingnan nyo, o. Nasa Tupperware na. Kasi ready to bring na sa ating picnic. So, nakikita nyo, ang sarap-sarap ng kulay, mga palangga. So, actually, nag-add tayo dyan ng red chili. Yung hindi siya maanghang masyado, yung chiling haba, para pampakulay lang siya, no? So, ayan, napakadaling lutuin lang. Good na, mga bibe. Kain na time na. Ito na yung masarap nating food for today. So, let's go! Enjoy the party!